Hello, good evening. Since nabuksan ko na yung Snap, I want to show you something na yung nagawa ko dating pagkakamali. Hindi niyo po dapat paghahaluin yung Snap A at Snap B kasi mawawalan po yan ng visa bago pa makarating dun sa tubig. Ano ho? So, ano ko lang. At saka yung bangitin ko lang kanina, sabi ko kanina dun sa solution, yung working solution nung hinalo ko siya kanina, yung, di ba, tubig, diyan tagyan ko ng Snap A, halo, tapos Snap B, halo. Yun po yung working solution, yun yung 10 liters ng working solution. Sabi ko kasi kanina nung tinest ko, naging acidic yung tubig. Linawin ko lang po, hindi po lahat, hindi kasi may misconception po ako narinig na kapag acidic ay masama na. Hindi po ganun. Sa katunayan nga po, yung mga nutrient solutions or yung tubig na medyo acidic ay maganda sa mga halaman. Yung pong pH range na hindi po ito eksakto eh, pero ito po ay in general yung pH range from pH 5.5 hanggang around 6.5, yun po yung ideal sa most na mga halaman. Yun po yung may pinakamataas na nutrient uptake. So, kapag po sinabing acidic, hindi po ibig sabihin nun masama na. Wala, marami pong mga bagay sa mundo na acidic, kagaya po ng suka, kaya po siya maasim, eh dahil acidic siya, yun po ay acetic acid. Ano pa po ba? Yun pong agat ng langgam, yun po acidic din, kaya mahapdi. Yun po ay formic acid. Yun pong pinalilinis natin sa banyo, yung muriatic acid, yun po, acid din. Medyo masama po yun kasi concentrated. Ang sa katunayan nga po, meron din po tayong muriatic acid sa tiyan natin. Kasi po yun ay hydrochloric acid. Yung pong pinalilinis ng banyo, yun po ay hydrochloric acid na concentrated. Kaya pag nilagay nyo po sa bato ay nausok. Yung pong hydrochloric acid na nasa sikmura natin ay diluted na hydrochloric acid. So kahit po may hydrochloric acid sa sikmura natin, hindi po tayo namamatay kasi nga po, hindi naman po siya ganun kasama pag sinabi mong acidic. Ano po? Yun. Yung pong, kaya po tayo mayroong hydrochloric acid sa sikmura ay para po tumulong natunawin yung ating pagkain. Okay, simulan na natin. Ano yung mangyayari kapag pinaghalo natin yung Snap A at saka yung Snap B? Kasi di ba kapag may instructions, yung instructions ng panggawa ng ano, ng working solution ay tubig, tapos Snap A, 25 ml ng Snap A, tapos halo, tapos 25 ml ng Snap B, tapos halo, para maagwa ng working solution. Ito po yung pagminsan, nagiging pagkakamali ng iba, o pag yung kagaya ko na patanga-tanga, habang naghahalo ng nutrient solution, hindi daw po, sir. Ibig sabihin, kapag nawawala yung attention ko doon sa ginagawa ko, yun po yung gusto ko sabihin sa patanga-tanga. Okay. Huwag nyo pong paghahaluin. Idadayaman po natin kung ano mangyayari kapag pinaghalo. Ay, nako. Okay. Hindi ko lang kung paano ko gagawin ito. Saglit lang po, ha? Ayan. So, gagawin natin. Kukuha tayo ng Snap A. Lalagyan natin dito. Konti lang para hindi naman masayang nutrient solution. Kasi maaksaya po ito. Sana hindi matapon itong ginagawa ko dito sa aking lamesa. Ayan. Gawin pa natin tig 25 ml para po tayo naghahalo ng ano, no? Nutrient solution. Eh, huwag po kayong mag-alala. Yan po yung camera. Waterproof naman po yan. Wala lang po talaga akong mahagilap. Ayan. 25 ml ng Snap A. Ako sana huwag matumba. Ako po yung 100 lang talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo shaky. Yan po yung Snap A. Ito po yun, no? Oh, hindi naman po siya masama sa balat. Medyo madulas kasi nga po yan ay asin. Meron po siyang salts. Hindi po yung asin na kagaya nung nasa lamesa natin. Pero yung pong asin din siya na chemical. Halimbawa po ay siguro po meron siyang calcium. Ay, hindi. Sige, pagpalagyan natin calcium carbonate. Basta asin din po yun. Isa pa po ay yung ammonium nitrate. Kung alin po man yan yung may ammonium nitrate. Asin din po yun. Kaya po, kapag hinawakan nyo, parang madulas. Parang yung kapag yung tubig alat, medyo madulas din siya. Kasi nga may asin. Parang yun po yung feeling na may asin. Okay? Ito po ay nutrient salts. Hindi po ito masama sa kalusugan. Okay? May paliwanag po doon, pero hindi ko po magagawa. Medyo mahaba po. So, ilagay na natin dito. Okay. Sana meron. Ayun, teka lang. Snap. B. Ay, lagay po muna natin sa ano. Ito po ay 25 ml. Ano po. Ayan, medyo madulas nga po yung kamay ko. Ayan, kasi na basa nung Snap
Yan, yan, yan. Okay, 25 ml ng Snap B. Ay, naparami. Pero okay lang po yan. So, ano mangyayari ngayon? Ito po ay magre-react kasi concentrated po ito eh. May mamumuo po dyan ng mga asin. Ayan. Ayan, nakita nyo na po, nag, ano na, nag, medyo malabo na siya, cloudy. Ayan. Ayan, nakita nyo po, naging asin. Ayan, nagkaroon po ng reaction doon. Kaya mapapansin nyo, ayan. Asin na po yan. Mamumuo po yan doon sa ilalim hanggat hinahalo ko po. Ayan. O yan. Yan nga po, nililinaw lang natin na ito naman po ay hindi, bagaman po ito may mga chemical, hindi po ito lason. Ito po ay napaka diluted na amount lamang. Sa ato na yan po, ito po, pwede nyo po itong maisubo o mainom. Huwag nyo naman po inumin lahat, pero wala naman po itong masamang mangyayari sa inyo. Kung meron man po, ay meron pong indications dapat dun sa material safety data sheet na, na laging kasama ng inyong binibiling Snap solution. Kung kapag po nainom o nakain, meron po dong meron po kayong matatawagang numero para mapagtanong kung ano po yung dapat ninyong gawin. Hindi po isinasa walang bahala ng mga nagdevelop ng Snap yung kalusugan or ka safety po ninyo. Ayan, yan po yung mangyayari. Ano po nangyayari dito, ba't po puti? Kasi nga po meron na siyang mga salts, nagreact po kasi yung mga components ng ano. Yun po yung dahilan kung ba't siya magkahiwalay. Yun po, kasi po yung pong mga sustansya na kailangan ng halaman, ano po, ay kailangan pagsamasamahin nila sa isang nutrient solution, pero hindi sila pwedeng pagsamahin sa isang bote kasi nga po magre-react sila. Magiging ganito yung resulta, hindi nyo po mapapakinabangan. Ano po, yun po yung dahilan kung ba't may Snap A at Snap B. So, ayan, ito po ay nutrient na. Ayan, napuputol na. Mapangit na po yung internet ko. Okay, well. Okay, naputol po yung connection. Tumigil naman po ako. Anyway, wala naman po ang binanggit kanina nung putol yung connection. So, ganyan. Huwag nyo pong paghahaluin yung Snap A at Snap B. Ano po? At ganito po yung nagiging resulta. Kahit pa po ilagay nyo pa ito sa tubig, doon sa nutrient solution nyo, halos walang bisa na po yun. Nasayang na. So, huwag nyo pong paghahaluin. Nangyari na po sa akin yan, mga ilang beses na pag po I'm not paying attention doon sa ginagawa ko, Snap A, tapos bigla nabubusan ko ang Snap B. Ganito na yung resulta. So, ang maganda pong paraan na ginagawa ko po para hindi na mangyari yun, kung sakaling, yung sa akin po, small scale lang naman sa tagiliran ko lang. Halimbawa, may 10 po akong styro box. Yung pong 10 yun, lalagyan ko na lang 10 liters ng water. Tapos sa isang pagdaan ko po, isang bottle lang yung hawak. Halimbawa, Snap A lang. Snap A, halo. Kasunod na box, Snap A, halo. Kasunod na box, hanggang matapos ko po yung 10. Tapos kukunin ko na po yung kasunod na bote. Tapos sa ako gagawin ulit yung 10. Snap B, kasunod na styro. Tapos Snap B, ganun. Tapos halo lang ng halo. Eh, hindi na po ako nalilito. Sure na po ako lahat na may Snap B, lahat sa may Snap A. Huwag lang po kayong maantala sa inyong pagbibilang. Baka malimutan nyo kung alin yung lagyan nyo ng Snap A, Snap B. Ano po? So, pero yun po yung paraan, yung aking ginagawa para hindi po ako makalimot. Kasi lagi po nangyayari sa akin yung ganito, na mailalagay ko sa iisang lalagyan, hindi ko alam, mayroong Snap B doon, ganun. So, ganyan po. Sana po ay nakatulong. Ano po? So, for now, tawag dito, i-upload ko yung mga video mamaya tungkol sa paggagawa ng growing boxes at saka paggawa ng seedling plugs. Okay? Maraming salamat po sa panonood at magandang gabi po sa inyo.